Hi guys, SnapBuildsPH at ito po na naman tayo sa panibagong tutorial. Ang topic natin ngayon ay ang mga type of sanding sponges. Ayan sila. Ang sanding sponges guys, mas maganda kaysa mag-sanding paper ka na nakaset yung papers mo, ganyan. Kasi ang sanding sponges kasi guys, mas compact, ganyan. So hindi siya magulo. Depende sa builder pa rin, I'm just saying na para sa iba lang naman. Ganun. Kapag mag-sanding sponge ka guys, less movements, magpalit-palit ng grits o level ng roughness to smoothness. Less effort, less energy, most importantly, will save your time. So meron tayong apat na uri ng sanding sponges guys. Meron tayong 4 steps sanding block, 2 steps sanding block, stick type 2 steps sanding sponge, at ang pinakahuli, ang stick type sanding sponge na unique on its own way kasi meron na siyang 100 to 200 grits na. Una muna sa lahat guys, gusto kong i-recommend sa inyo na ultimate partner ng mga sanding sponges nyo ang glass file. I strongly suggest na magkakaroon ka nito sa panahon ngayon. Makakatulong ito na di agad maubos ang sponges nyo kasi si glass file ang magsisilbing tatapos ng matitinding knobs muna after nyo mag-cut. Si sponges kasi, high grit na yan. High grit na yan sila, meaning most of them is smoothing purpose na agad. Low grit which is the rough side. Eto. Or kung dito tayo sa sanding stick na pinakalas kong na-introduce will be this side, step 1 or step 2 mostly. Imagine kasi guys kung pupudpurin nyo ng mabuti itong mga sanding sponges nyo kasi mostly sa kanila nag-i-start na ng mga nasa 600 grit on where kapag andun pa kayo sa stage na kailangan nyong tanggalin muna yung mga stubborn knob marks, kailangan nyo ng mga around 100 to 200 grit type muna ng inyong mga pang sand, which is of course si glass file na ang bahala doon, or kung wala kang glass file eto na lang. Kung minsan nga si glass file dumediretso na siya ng polishing depende sa area, polishing or shines. For the tutorial on how to properly cut knobs, browse nyo lang dito sa channel ko. Kasi kapag inumpisa nyo ng maayos na cut ang parts ng gunpla, mas madali nyo siyang mapapolish. Noon kasi akala ko kapag makat mo lang ganun na, babawiin mo na lang sa nabing. Hindi pala, mahihirapan ka lang. So, pagka-cut pa lang dapat, inaayos mo na. Ito guys, magde-demo tayo. So kung napapansin nyo, dito banda, merong knob, no? Ganyan. Hindi ko na kasi ito naayos eh. Sa pamamadali, alam mo yun. Minsan kasi ata tayo mag-build. So ayan, mapapansin nyo, meron dyang knob. So ang gagawin natin sa knob mark na yan, guys. Sa sample lang kayo. Gagamitan natin yan ng glass file. So, ang kailangan nyo lang gawin is, gantuhan nyo lang. Okay, so ito na yung finish niya, no? Finished product natin. Finished product talaga. Ayan. So, kung napansin niyo, nawala na yung knob mark, no? Nawala na yung knob mark. So, ang ginamit lang natin dito is yung glass file, syempre. Washable to, guys, ang glass files. Washable. And then, kung napansin niyo, ginamit natin itong stick type na sanding sponge natin.
Kasi dahil sa area niya, no? Dahil sa area niya, ayan, I feel like mas maganda gamitin si sanding stick. Ganyan. Kesa mag block tayo. Ganyan. So from there pa lang guys, nakaka-conclude ka na, no, na ako personally, nakaka-conclude tuloy ako na itong dalawa ang gagamitin ko. Onwards. So kung napansin nyo, ang ganda, no? Ayan, kumpara kanina. Kanina, halos ganito yung itsura niya eh. Ayan, no? Ito. Ang kinis na. So guys, ayan. Matapos sa ginawa natin project, no? Mini project dito. Hayaan yung bigyan ko kayo ng brief explanation kung ano talaga ang kada isa. Bago ang lahat, I'm talking about kapag tapos na kayo mag-glass file, okay? Kapag tapos na kayo mag-glass file nito, say-sayin na natin. Unang uri, guys, which is yung nakasanayan ko, ayan, mapapansin nyo, talagang lumang-luma na siya. Siguro, limang kits na ang pinagdaanan nito. Unang-una is ang 4-step sanding block natin. Maganda kapag beginner ka pa kasi at some point may grits ka pa na in between 600 to 3000. Kasi guys, itong step 1 would be the 600 grit. Yung mas lower grit nito guys ay ia-assign natin kay glass file. Ganon. Kapag nagawa na niya ng maayos ang kanyang trabaho, tayo ay magsasanding sponges na. Si sanding sponge guys, ang nakaganda sa kanya ay nga, gaya ng nasabi ko kanina, mas compact siya. Kasi kung magsasanding paper ka the traditional way, bibili ka pa ng separate na buffing stick. Ganon. Pero si sponges, meron na siya. So yun ang nakaganda. At dahil meron kang grits in between 600 to 3000 grit na itong 4 steps na to, meaning makakapag-adjust ka pa at makakabalik-balik kapag di mo pa na-achieve yung gustong kinis na gusto mo. Ang pangalawang uri naman guys will be itong 2-step sanding block. Medyo advanced kasi sa cutting dapat pulido ka na. Kasi you will be left out of 2 sanding stages na lang agad. Yung 600 which will be the rougher side at yung 3000 grit niya na dito magically nagbabuff na rin. So dalawang side. Okay, so dapat cutting maayos ka na. Pros nito guys will surely let you save time a lot para sa mga sanay na mag-cut ng maayos. Cons naman ay wala akong masasabi since if ever man, I'll just get back to my glass filing. Okay guys, ang pangatlong uri naman meron tayo dito ay ang stick type 2-step sanding sponge. Same function lang talaga nitong 2-step na block natin. At depende na lang kung saan ka magiging komportable hawakan at sa area siguro. Pangapat na uri naman guys ay si 7-steps sanding stick naman. Ayan. Halos di mo na kailangan ng glass file dito since meron siyang grit na step 1 which would be ano na, ayan nga, will cover 100 to 200 grits na mainly the purpose ni glass file. So I'd say guys na bumili ka nito kapag wala ka pang pambili nito, pero guys ang mura lang talaga nito, nasa Shopee store lang natin, nasa description box ng video na ito mismo. Okay? So ano ang conclusion ko sa lahat ng ito, no, sa apat na ito na sanding sponges? Ako guys, kung mag-uumpisa ka pa sa glass filing, I'd say na tumira ka muna na ito. Itong 4 steps. Kasi kung beginner ka pa talaga, lalo magiging first time mo, kailangan mo muna maintindihan ang mga basic roughness talaga to smoothness until buffing. Okay, kung medyo magiging sanay ka na, I would recommend and hopefully magiging ready ka na sa dalawang ito.
na pareha lang talaga ng function, dalawang sides lang, ang difference lang is yung shapes nila, no? So, depende sa area, ganyan. At sa comfortability ng paghawak mo, kung gusto mo lang talaga na isa ang i-consider sa dalawang ito. Tapos kung wala kang ngayon nga, kung wala kang pambili, gamit ka na lang nito. Okay? Pero guys, mura lang talaga to sa Shopee store natin. Link sa description, okay? Ayan, take away, di mo kailangan ng mga sobrang mamahalin na knob removal tools, okay? Again, di mo kailangan. Okay, pero pwede naman na magkaroon ka din. Anyways, pero mo yan, ang sinasabi ko lang ay pwede ka pa rin mag-build. Hindi talaga necessary na kailangan mamahalin ang mga tools mo. Lahat nag-umpisa dito, bago naglabasan yung mga branded na yon, nag-umpisa lahat dito. Okay? Not to discourage you sa mga big companies na yon, kasi syempre meaning nun kapag kinonsider mo sila, probably talaga ngayon nag-i-step up ka lang talaga sa building mo and then you really value the hobby. Pero ayun lang, ayun nga, sinasabi ko lang ay makakapag-build ka pa rin. I will not totally separate you from custom builders. Meron nga tayo dito guys, ito. Itong ating Double O Diver Ace. Okay? Na-build ko to using our cheaper items and method. And so mukha bang di niya nagawa ng maayos ang trabaho niya? Walang kanabs-nabs yan guys, okay? Isa to sa mga kit na I can proudly say wala siyang nab. At pinagtuunan ko talaga to ng oras gamit ang mga cheaper tools natin. Wala talaga yung nab guys. Okay guys, so lahat ng tools na to na nakikita nyo dito, from sanding sponges to glass filing, kahit itong mga hobby knife, nippers, or ano pa ba? Ito, gunpla marker. Ayan, yung mga spare. Ito guys, pag bumili kayo ng hobby knife sa akin, kasama na itong spare blades niya. Ayan. Lahat to guys ay available sa ating Shopee store. Tapos guys, gusto ko rin sa inyo i-introduce ang magiging bagong product natin. Okay? Ang bagong product natin ay isang portable Gunpla building toolbox or hobby toolbox lang talaga yan. Ang nakaganda nito guys, compact siya. Ganyan, for portability talaga, kapag may travel ka, ganyan. Tapos, mayroon pa dito, builder's name, ayan, so pwede mong sulatan dyan. And so, pasok dito guys, mga nipper mo, and hobby knife, kasha. Ito guys, hindi siya kasha dito, pero magkakaroon tayo ng larger size para magkasha itong mga sanding stick, kung preferred mo mga sanding stick. Anyways guys, since ako lang naman ito at gusto kong i-prefer itong two-step na ito, itong smaller size na lang ng toolbox ang aking prefer. Ganyan. Tapos, close. Balang. Ganyan. Kasi guys, problema ko yung ano eh. Yung kapag nagta-travel ako. Ganyan. Tapos gusto kong mag-build sana doon pero hindi ko alam kung saan ko ipapasok yung mga items ko. Or yung mga tools. So, ayun, para sa akin, isa tong malaking tulong guys. Okay, so yun lang lahat guys. Hopefully may natutunan kayo. Don't forget to subscribe guys. Thank you. Goodbye.